Magandang araw, ako si Nicole Ann S. Romero at ngayon natin tutuklasin ang mga isyo tungkol sa diskriminasyon. Ang diskriminasyon ay hindi dapat tinatanggap sa anumang lipunan, ngunit sa mundo natin ngayon, maraming mga uri ng diskriminasyon ang nangyayari mula sa diskriminasyon sa sakasarian, lahi, relihiyon at iba pa. Sa panahong ito, gagamitin natin ang pagbabalita para tuklasin ang mga isyo tungkol sa diskriminasyon. Ang diskriminasyon ay hindi dapat tinatanggap sa ating lipunan. May mga tao na nakakaranas ng diskriminasyon dahil sa kanilang kasarian. Sa kabila ng mga pagsusumikap ng ating lipunan upang mapalakas ang gender equality, hindi pa rin naiiwasan na may mga taong nagde-discriminate sa kanilang kapwa. Halimbawa, may mga tao na nagde-discriminate sa mga transgender, gay, lesbian, at bisexual, sa mga workplace, sa mga paaralan at iba pang lugar. Ang mga taong ito ay nakakaranas ng diskriminasyon. Hindi rin naiiwasan ang diskriminasyon dahil sa reliyon. Maraming mga tao sa ibang bansa ang nanganganib sa kanilang reliyon. Maraming mga tao ang nakakaranas ng diskriminasyon dahil sa kanilang pagkakapareho sa paniniwala. Hindi lang sa kasarian nagaganap ang diskriminasyon. Mayroon ding mga tao na nagde-discriminate sa lahi. Maraming mga insidente na nangyari sa ating kasaysayan na nagpakita ng diskriminasyon sa mga taong hindi kasing lahi ng mga nakararami. Tulad ng panahon ng Holocaust, saan ang mga Jews ay inapi, pinahirapan at pinatay ng mga Nazi. Sa ating bansa, may mga tao pa rin na nakakaranas ng diskriminasyon dahil sa kanilang kulay ng balat o etnisidad. Sa pangkalahatan, ang diskriminasyon ay hindi dapat tinatanggap sa ating lipunan. Ang diskriminasyon ay nagpapahirap at nagpapakilala ng mga individual dahil sa kanilang kasarian, lahi o relihiyon. Hindi dapat naiiwasan ang diskriminasyon sa anumang uri ng tao. Kailangan natin magtulungan upang mapalawig ang kaalaman ng mga tao tungkol sa diskriminasyon upang maibsan ang mga insidente nitong ating lipunan. Tayong lahat ay may karapatang sa pantay na pagtingin at pagtrato sa ating kapwa.